taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato! Tangina. Ayan, isang magandang araw muli sa inyo mga kababayan, mga kasulid. Ito muli si BMR Channel, maligayang pagbabalik. Ngayon mga kababayan ay mayroon lang po tayong re-reaksyonan about po rito sa ating latest update nga po patungkol sa pag-file at pagharap na po ng ilaban lawyers sa pangunguna nga po ni Attorney Rocky Balisong. Kung nasaan na po ngayon si Attorney Rocky Balisong, yun po ang ating pag-uusapan sa mga oras na ito. Mga kababayan, sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa ating channel ay pakisigurado pong na-like nyo na po ang video na to. Kalakip po niyan, pakisubscribe na po sa hindi pa nagsosubscribe at pakipindot po yung maliit na bell para lagi kayong manotify pag mag-upload tayo at pakishare na rin po sa inyong mga Facebook kung inyo pong mamarapatin. Mag-umpisa na po tayo. Ayun nga po mga kababayan, ano, sa araw na ito, kahapon, ang ating napag-usapan ay update nga po patungkol dito sa pag-file ni Attorney Rocky Balisong doon nga po sa Muntinlupa. Sa araw na ito ay dito naman po sa Las Piñas. Mga kababayan, yung nakikita ninyong raffle for acos pala ay sa dulo po banda ng ating video na to, doon nyo po mapapanood. Ngayon, tuloy na po tayo dito. Ito po ngayon si Attorney Rocky Balisong, mga kababayan, ay busy po siya ngayon para harapin po ang dalawang kaso na isinampa nga po sa kanya kay General DG Bantag. Mga kababayan, naka-file po kasi ito sa Las Piñas at sa Muntinlupa. At yung kahapon, yun nga po ay patungkol doon sa PDL na napatay sa loob ng bilibid. At ito naman po ngayon ay ang didinggin or ang kanyang papasahan ng motion ay ito naman yung tungkol kay pagpatay kay Percy Lapid. Ito po si Attorney Rocky Balisong, mga kababayan. Mayroon po, ayon po sa kanyang post, andyan na po siya ngayon, ETM, another battleground, RTC Las Piñas, ready your honor. Ayan po nga po mga kababayan. So, ibig sabihin, ito po, nasa loob na po siya ng courtroom. Ayan po, nasa labas. Yung dalawang picture niya na bandang gilid sa bandang kanan ay nasa labas pa siya. At ito naman po ang nasa harapan natin ngayon na malaki ay nasa loob na po siya ng courtroom. At wala po pong masyadong katao-tao riyan. Parang mga tatlo or apat pa lang ata sila na riyan. Ibig sabihin mga kababayan, alisto, maagap, mabilis kumilos po ang ating abogado. At ito po ay nagpapakita ng sign na talagang nakahanda po sila on time na nandyan at maagang-maaga pa po lumuwas galing Bagyo, mga kababayan. Sapagkat doon nga po nakabase ang ilaban lawyers sa pangunguna nga po ng ni Attorney Rocky Tomas Balisong. Ayan nga po mga kababayan, ano po ang ating masasabi rito sa pangyayaring ito sa araw na ito, sa umagang ito ngayon mga kababayan. Ang kung inyo po matatandaan, ang mga kaibayo at mga kakampi or ang tagapagsalita nga ng pamilyang Mabasa ay nagsasalita po sila na any day or this coming Monday or this week, lalabas na po ang warrant of arrest. Bagamat ito po ay salungat din naman or masasabi natin na mayroon pa naman pong tinatawag na motion for reconsideration ang kampo naman ni General Bantag. Ngunit parang itong ating si Soke, si Calboro, ay kanya talagang pinagpipilitan ang kanyang pagkadiktador na gusto niya ganito ganon. Kung ano pa ang kanyang mga sinasabi patungkol dito kay General Bantag. Hindi na lang niya hayaan na gumulong ang tunay at tamang hustisya sa puntong ito sapagkat ito nga po ay dinidinig naman po ng proper court na po ngayon. Hindi po natin po pwedeng talakayan na po kung ano po ang mga nilalaman basta't ang sa atin po ngayon ay inahatid po namin sa inyo yung update na ito na ito na po ang galaw ngayon ng ating magiting na abogado na si Attorney Rocky Balisong. Napakasipag po ni Attorney Rocky Balisong at nagbabato po siya ng info
about po rito. Para po malaman po ng taong bayan, lalo na po ang supporters ni General Bantag, na huwag po kayo mag-alala dahil ang ating pong mga laban lawyers, ilaban lawyers, ay talaga naman nakaantabay po at mabilis at mahusay na umaaksyon at nasa tamang direksyon ang kanilang ginagawa. Na ano po yun, mga kababayan? Naturalmente po, una po nito malamang ang hihilingin nila ay ang mga motion to review or motion for reconsideration patungkol nga po sa mga isinubmit na mga ebidensya ng kalaban. At para na rin po, hindi po agad-agad maglabas ng warrant of arrest, kundi pag-aralan po muna bago maglabas ng warrant of arrest. On the other hand, sa kabilang banda naman, ay ito naman po ay ipinapangarap naman ni Uncle Calboro. Ngunit, sa puntong ito, mga kababayan, ay hindi na po mangyayari ang kanyang mga kahausyawan, sapagkat ito po ay proper court na po ito, which is kahapon ang Muntinlupa, ito naman ngayon ay ang Las Piñas. Kahapon po, mga kababayan, same po ang ipinail sa kanila, murder po parehas ito sa Las Piñas at sa Muntinlupa. So kahapon nag-aabang ang lahat kung may lalabas pong warrant, pero ang nakita lang po ng sambayanan at tayo po ng mga supporters ay ito nga pong si Attorney Rocky Balisong na nagpaabot po at nandyan na po sa sala ng mga huwis para nga po mag-file ng motion for reconsideration. Harinawa, mga kababayan, na maghari po ang tunay na hustisya at kapayapaan dito sa puntong ito. At dalangin po natin, mga kababayan, na magkabilang panig sana ay magkaroon ng mapayapang pag-iisip, lalo na po sa ating hukom, para po ay makapaghukom po siya, makapag-judge po siya ng naaayon po sa kanyang konsensya, naaayon po sa ating batas at konstitusyon ng Pilipinas, at higit sa lahat, naaayon po sa batas ng ating Panginoong Diyos. Ayan nga po, mga kababayan, ang ating update ngayon, maigsing update lang po ito. Kung ano po ang inyong masasabi, to send solid support to General Bantag, pakicomment nyo po dyan sa baba, mga kababayan, sapagkat kasama po namin at si General Bantag ay magbabasa po ng inyong mga komento patungkol po sa usaping ito. Maraming salamat muli. This is BMR Channel. Magkita-kita tayo sa mga susunod pang mga updates at upload videos. Mabuhay po, matago-tago ka, General Bantag. Punta na po tayo sa paraffle. Ito pong raffle po rakos, mga kababayan, na ating isinasagawa or ating pong ipinopromote ay may malaking benefits po ito, mga kababayan. Ito po ay hindi lang po basta magkakaroon lang po or ginawa ito para magkaroon lang ng basta pera, kundi ito po ay ginawa para po sa ganitong dahilan. Ito pong mga beneficiaries ay mayroon pong 100 ailing patients, care of IWI nationwide. Kasi po yung IWI, mga kababayan, ay isa po siyang foundation at international po yan. Tumutulong po sila sa mga nangangailangan na mga pasyente, may mga sakit. Doon po mapupunta ang ilang bahagi dito nga po sa malilikom mula rito sa raffle for ACOS na to. Pangalawa, mga kababayan, ay ang Law Students Research for ilaban. Yung mga nag-aaral pong mga abogasya or researcher para sa ilaban, mga kababayan. Kasi kailangan po lahat yan ng mga gastusin paglakad-lakad. Pangatlo, ang ilaban po. Yung mga abogado or legal team ng ating magiting na general, mga kababayan. So maliwanag po yan, mga kababayan, kung saan po pupunta ang kikitain nito. Ano naman po ang isang side pa kung saan mapupunta ang kikitain? Ito naman po, mga kababayan. Pag bumili ka po ng ticket na ito, aside from doon na nga na nakatulong ka sa mga may sakit, mga may mga beneficiaryo na mga may sakit, no? Makakatulong ka. Aside from that, ito naman po, ang ticket po na ito, or should we say slots, hindi po siya ticket na literal, kundi slots. Bakit po slots? Kasi po, 1 to 5,000 lang po yan. Meaning, 5,000 ticket or slot lang po yan, mga kababayan. Pag bumili po kayo ng isa, may chance na po kayong manalo nitong Toyota Fortuner 2023 na automatic transmission. At brand new po yan, mga kababayan. Yan po yata ay nagkakahalaga ng 2.5 million or di ko alam, something nandyan na siguro, no? Yan po yan, mga kababayan. Plus may 15 pa po na mga Suzuki Skydrive na mga motor. 15 po yan, mga kababayan. So, pag bumili
Bumili ka po ng isa dyan, napakalaki po ng chance na mapanalunan mo alinman po rito sa napakaraming premyo. Plus, mayroon pa pong mga minor prizes or mga consolation prizes. Ayan, mga kababayan. Maliwanag po yan, ano? Sana po ay makita po ninyo. Ngayon, sa mga nagtatanong po, mga kababayan, kung saan nyo po ito ma-avail, ito po, pakikontak nyo po si Ma'am Virginia Mangawit. Ayan po ang kanyang number. Ayan po, zoom in ko na po, mga kababayan, mga kasulit. GCash Payment, Virginia Mangawit, pakichat, pakitext, paki-add nyo na lang po siya sa Facebook. Pag nakabayad na po kayo rito sa GCash, ay ang gawin nyo po, mga kababayan, mga kasulit, screenshot nyo po. Ngayon, mayroon naman mga bangko, kung bangko po yung pagbabayaran ninyo, andito po sa baba yung BDO account, mayroon pong dollar at peso account. Sana po, mga kababayan, maunawaan po ninyo, sana po maliwanag po ninyong naintindihan itong atin pong ipinaglalaban na si DG.BANTAG, at ito nga po ay may tinatawag na raffle for a cause, hindi po ito sa kanya mapupunta lahat, mga kababayan. Nililiwanag lang po natin. Maraming salamat po sa lahat ng tutugon. Yun naman po ay hindi po ito sa pilitan. Kung sino lang po ang may kakayahan. Ngayon po, kung gusto nyo po magtanong tungkol sa akin, i-PM nyo po ako, Roland PH Channel. Yun sa Facebook ko naman po, mga kababayan. Ayan po, maliwanag po sana yan, mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa raffle drone nito, no, mga kababayan. Sana po, manalo po kayo ng isang Toyota Fortuner. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan. Muli, ito si VMR Channel. Ang nagsasabi po sa inyo, patuloy po tayong manalangin, humingi ng awa at magpasalamat sa Diyos. Pansamantala po, magpapaalam po tayo. At sa muli, magkita-kita tayo. Kung loloobin, may awa ang Diyos. This is VMR Channel. Once again, maraming salamat po sa Diyos una sa lahat at sa inyo na tumatangkilik sa ating channel. Bye-bye po!